Dalawa lang daw po ang destinasyon ng buhay ng tao. Pwedeng early death o kaya super tanda. Kaya nga sa katandaan, di ba, iniisip natin ayaw nating maging pabigat sa ating pamilya at sa ating mga tagapag-alaga. Diyan pumapasok ang caregiver. Ngunit ano nga ba ang qualification ng isang caregiver? Ito ba yung dapat meron siyang certificate? O tapat at tago sa puso ang kanyang pangaalaga ng ating mga seniors? Alamin natin ang kwento ni Kuring dito sa Dear Uge Presents. Painom naman ng tubig. Okay, direct. Apo, saan po ako? Dito. Stand by! Take rolling! 5, 4, 3, 2... Oh, eto nga yung text sa telepono ko. Ngayon, kung sinasabi niya na hindi niya natanggap yung text ko, o edi sana nag-follow up siya muna. Eh hindi, pinapunta ka ng agad niya dito. Paano yun? O din, sayang lang ang pagod mo galing sa probinsya niyo. Magulo rin naman kasi kausap yung pinsan mo eh. Hindi po kasi, basta ang huli daw pong napag-usapan ninyo eh, nangangailangan daw po ng tagapangalaga ang tsahin ninyo. Kaya pinapunta na po ako dito. Oo nga, pero hindi kami nagsara ng usapan. Eh, paano po ang gagawin? Hindi, kailangan. Umalis ka na. Paano ka? Hindi, wala. Sige po. Diba? Sino siya? Magandang hapon ho. Ako po Ima, si Kuri. Ito po kasi yung pinsan ng dating labandera, si Senyang. Eh, nabanggit ko kasi na kailangan mo ng tigapag-alaga. Eh, agad-agad pinapunta dito. Eh, pinauwi ko na kasi hindi mo na kailangan dahil meron ka ng private nurse. Uwi ka na. Pasensya na po. Hindi. Di siya alis. Ima! Di ba nga, ayan na si Susi, oh. Private nurse mo. Nurse na totoo yan, mas maaalagaan ka. Sige na, umuwi ka. Sige po, hindi lang hindi po. Hindi ba sabi ko, hindi siya aalis. Diyan mo lang muna siya. Maupo ko ulit. Pero Ima! Ako ang nagsabi, Libay. Hindi siya aalis. At ako ang masusunod. Tapos ang usapan! Manay Libay, parang nakakailang na may kasabay ako nag-aalaga kay Ima. Alis na lang ako. Naku, hindi, no? Mas importante na ikaw ang nandito. Hayaan mo na siyang kumilos ng gawaing bahay dito. Total, lumayas sa simila. Eh, baka naman makialam yun sa ginagawa ko eh. Bakit ba kasi nandito yung caregiver na yan? Hindi naman kailangan ng caregiver dito. Nurse na ako. Ako nga ang bahala. Hayaan natin siyang kumilos sa katulong dito. Mataas na ang caregiver ang tawag sa kanya. Sino yan, Manay Libay, yung bagong dating? Ay nako, antipati ka, hindi kagandahan. Chubby, hindi maganda eh. Alam mo, sa'yo pa rin talaga ako, Nurse Susie. Tsaka alam ninyo, hindi ko talaga siya gusto. Alam mo, gustong-gusto kita. Kasi ang ganda mo eh. Ganda ng kulay mo. Napakaganda mo. Hindi katulad ng dating kasambahay dito. Ay, hindi naman ako yung pumalit sa kasambahay eh. Caregiver ako. Eddie, wow. Caregiver na kung caregiver. Ay, alam mo ako, caregiver din ako eh, ng garden. Ni Ima. Oo, magaling ako. Ano mo ulit pangalan mo? Ay, ako si Mulong. Mulong. Ah, Mulong. Mm-mm. Uy, Mulong, totoo ba yan? Oo, totoo to. Ang ganda, ano, paamoy nga. Mm-mm. Anong tawag dyan? Sunflower. Ay, ito ba? Ay, oo. Diba? Ang bango. Bango, diba? Oo. Ako nagtanim yan eh. Talaga? Eh, pumasok ka ba dito sa kwarto ni Ima? Di ba first day mo pa lang? Ay, sorry kasi napag-utusan ako ni, ano eh, ni Manay Libay. Sabi, palitan ko daw yung, ano, beddings. Ima, sorry, pasensya na po. Hindi pumalikot ang kamay ko. Nagpalit lang talaga ako ng beddings. Yun lang. Andito nga siya, no? Di ba, walang nakita? Oo po. Pasensya na po, sorry. Ah, Ima! Tignan mo tong pressed flowers, so ang ganda. Gusto mo ipasok ko na doon sa kwarto mo? Mulong. Sabi sabi sa'yo ipasok ko yun sa kwarto ko, ha? Eh, di ba mahilig naman kayo sa ganito sa kwarto ninyo? Eh, kung sabihin ko sa'yo, ilagay mo yan sa altar. Huwag mo nga akong pangunahan, no? Opo. Sorry po. Ilalagay ko na po. Ilalagay ko lang.
Sa susunod, ha? Huwag kang basta-basta papasok sa kwarto ni Ima. Naku, pare-pareho na lang ako mga baguhan dito eh. Ba't ikapasok ka ng pasok sa kwarto ko? Pwede po magtanong, bakit niyo po ginagawa ito? Bakit po kayo nagkakalat? Para mahirapan ka sa kapupulot. Kasi, pinahirapan mo rin ako para basahin ang magazine na ito. Alam mo kung bakit? Nakalimutan ibigay sa akin ang salamin ko. Ay, sorry po. Kasi hindi ko po alam na nagsasalamin pala kayo pag nagbabasa. At saka, hindi ko po alam kung nasan yung salamin ninyo. Sinabi niyo ba magbabasa kayo ngayon? Uy, hindi ka ba nag-iisip? Sa tingin mo kaya sa tanda kong ito, mababasa ko ang pinakamaliit na letra ng magazine na ito? Ha? Sa tingin mo kaya? Gamitin mo kasi yung utak mo. Ha? Kung may laman yan, may laman ba? Marami naman po, kasama po dyan yung labor code na nagsasabi tungkol sa tamang pagtatrato sa mga nagsisilbi sa loob ng bahay, kagaya ko. Alam ko rin yun. Dati kasi akong teacher. Hoy, sa laki ng sinisweldo ko sa'yo, kahit ako magkalat sa buong bahay ko, gawin mo ang dapat mong gawin. Gusto ko lang pong sabihin, kahit po sweldohan niyo ako ng milyon-milyon, hindi ko po papayagan na apakan ninyong aking dignidad bilang tao. Sadali. Ano nga ba ang pangalan mo? Kuring po. Kuring? Ikuha mo ako ng inumin. Kuring, pakikuha ako ng inumin. Please. Apa. Tubig po ba o juice? Tubig. Apa. Purified distilled mineral. Mineral. May yelo po ba o wala? Wala. Sisigurado ko lang po. Set! Ayoko! Ima, maintenance niyo po yan. Kailangan niyo pong inumin. Nakaschedule po yan. Magagalit po si Dr. Pagyo. Ba't ayoko? Dami-dami ng gamot eh. Susukan ako eh. Ima, oh, 1, 2, 3, 4. Ima, bilangin mo, sige. Siyam lang po yan. Oh, ito po kasi para sa arthritis niyo, para sa high blood niyo, osteoporosis. Oh, tama na! Tama na! Basta hindi ko inom ng katutak ng gamot na yan. Ima, kailangan niyo po kasi. Ima! Eto, nag... Ay, nurse, pwede pakiusog nga. Pakiusog. Ah, ito na lang. Oh, ayan yan. Ima, tingnan mo, nagluto ako ng arroz caldo. Ayan yung arroz caldo na style namin ng pagluluto sa probinsya eh. Masarap yan. Sabi po kasi ni Manay Libay, mahilig kayo sa arroz caldo. Tikman na. Ah, hindi na kasi pwede. Kumain na si Ima. Mabibigatan yung tiyan niya. Wag na. Ah, gusto mo bang mainom niya lahat yung gamot na yan? Ha? Gusto mo? Gusto mo ba? Oo. Oo, ganito yan. E di, isusubo natin yung gamot, ano? Ayan. Ay, susubo. Pagkasubo, tsaka naman sa kakain itong arroz caldo. Diba? Lagok ng gamot, subo ng arroz caldo. Ganyan kasi ginagawa ng nanay ko noon para hindi niya matikman yung pakla ng gamot. Oo. Eh, nanay mo yun kasi. Oh, nanay ko nga. Oo, eh, sinabi nanay mo ko yun. Bang nanay mo? Hindi, nanay mo kaya nga. Eh, iba si Ima. Oo, iba siya. Oo. At saka ang weird eh.
Ngayon ko lang narinig na isasabay yung gamot dyan sa aros kaldo. Para nga hindi malasahan yung pangla. It sounds stupid. Tikman natin eh. Tapos, subo ng aros kaldo. Ima, baka mabulunan ka, ha? Hindi pa nga nalulunok eh. Eh, kasi nga, hindi na nga pwede. Ikaw, kung ano tinuturo mo dyan. Ang sarap. Hindi ko na nalasahan yung gamot. Nagasahan niyo po talaga? Nakain pa ako. Ima, tama na kasi. Dapat after lunch nyo iinumin tong mga gamot. Ima, after lunch po dapat. Ulit-ulit ka, no? After lunch, before lunch, before dinner. Ulit-ulit ka! Sarap eh. Nakakarami na kayo eh. Walang gamot eh. Wala pa. Gamot pa muna. Pangalawa na to. Subo agad. Subo agad. Sarap. Tubig sarap naman, ha? Ima. Tubig. Sarap. Hi, mga kapuso! For more updates on Dear Uge, just subscribe to GMA Network YouTube channel and don't forget to hit the bell button to get notified on latest updates. Thank you, mga kapuso!